Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Bukod kay haring araw, bumibida rin sa kalangitan ang buwana. Sa mga hilig itong pagmasda, narito po ang datos mula sa pag-asa. Ang moonrise natin for today, 3:40 p.m. at ang moonset naman, 2:32 ng umaga. Sa atin namang lunar phase, inaasahan pa rin po natin itong waxing gibbous moon. Nagkakaroon po nito kapag ang buwan natin ay more than one half at hindi po buong naiilawan ng ating araw. Dahil ang bahagi naiilawan ay lumalawak, ito po ay tinuturing natin na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the earth and the sun. At dahil malapit na po ito sa full phase, unti-unti na rin pong mararanasan o maobserbahan ang pagtaas ng ating tides. Sa ibang usapan naman, di gaya ng bagyo ang pagtama ng lindol, hindi natin alam kung saan at kailan. Pagdating sa kaligtasan, lahat tayo may pantay-pantay na karapatan. Kaya maging ang mga matatanda at may kapansanan, dapat mabigyan ng gabay sa kahandaan. Narito ang ulat ni DZRH Dionio. Ang matatanda at may disabilidad, sanay sa mga pagsubok ng buhay. Ang mga gawaing madali para sa karamihan, sa kanila, pahirapan. Ang pagsubok na to lalong umiigting sa oras ng sakuna. Dahil bukod sa hindi madali sa kanila ang pagkilos, hindi lahat ng pasilidad ay naaayon sa kanilang kakayahan. Kaya dapat lang nabigyan silang pansin sa usaping disaster preparedness. Sa Quezon City, matatagpuan ang Grace's Home for the Elderly na dati kilala bilang Golden Acres. Simula pa noong 1968 hanggang ngayon, tahanan ito nangaabot sa 300 nakatatanda, isang sektor na dapat ding handa sa mga sakuna. Karamihan sa ating mga cases po dito sa Grace's ay yung lost o yung nawawala, because alam naman po natin, pag matanda na, medyo mahirap po talaga makarecall ng mga vital information about the whereabouts of their families. At meron po tayong unattached. Ito po yung mga talagang single na walang pamilya. Usually, ito ay coming from Visayas na naging victim po ng Yolanda na kung saan wala silang mauwian. So, nandito po sila sa atin. Ayon sa institusyon, meron silang ginagawang hakbang para maihanda ang kanilang mga residente sa oras ng sakuna. Nag-place din po kami ng mga disaster maps para alam po ng mga older person kung paan sila pupunta, especially doon sa open space na mas magiging sigigta sila for sunog or for lindol. Maliban po sa staff, meron din po kami internet na go-box para doon sa mga nakakatanda. At nakapwesto po yan dyan sa medyo accessible at visible po sa mga lolo para alam nila kung saan po yung kukunin in case of emergency. Bukod sa mga nakatatanda, dapat isama rin ang PWDs o persons with disabilities sa usaping disaster preparedness. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2010, 16 sa bawat 1,000 Pilipino ang maituturing na may disability. Ang pagkakaroon ng espesyal na pangangailangan, malaking hamon sa isang bansang lantad sa mga sakuna gaya ng bagyo at mga lindol. Sa tahanang walang hagdanan sa Cainta, Rizal, matatagpuan ng ilang orthopedically handicapped persons na sa kabila ng pisikal na limitasyon ay patuloy sa pagharap sa hamon ng buhay at kalikasan.
Hindi kami masyadong nababaha dito, pero nung undoy talagang apektado kami. Ang sabi nga nila ay hanggang leeg ng naka-wheelchair yung tubig dito. Puro putik yung loob ng mga dormitories, tapos yung mga furniture, sira na. Malaki yung sira namin noon, almost 7 million yung nasira kasi raw materials, makina, yung mga finished product namin nasira, nababad talaga sa baha. Sa layuning maisama sa usapin ng kahandaan ng PWDs, isinilang ang Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. Doon po sa mga barangay level, nag-conduct na po tayo ng mga knowledge, attitude, and practices po nila na kung saan matutukoy ng pamamayanan kung saan yung vulnerable area nila. Para lalong maging handa ang mga sektor na to, nag-imbita ang Panahon TV ng isang disaster and crisis management expert na magbabahagi ng kaalaman. Sa panahon ng isang disaster, napaka-importante na siguro masabi ng isang nangangailangan kung ano ang kaya niyang gawin at paano siya matutulungan. Maaring siya ay mag-identify ng kanyang survival network, maaring ito ay kanyang kapitbahay, mga kaibigan at opisina. Bukod sa paghahanda ng supply ng gamot, dapat bitbit din ng PWD ang contact numbers ng doktor at mga kaanak, pati na rin ang mahahalagang emergency information para sa pagbibigay ng assistance sa kanya. Ang pag-duck, cover and hold na dapat gawin kapag lumilindol, pwede rin gawin ng mga naka-wheelchair. Para sa ating mga PWDs, no, doon sa mga nasa wheelchair, at hindi magawa ang duck cover and hold procedure, ang unang gagawin ay i-lock yung brakes ng kanilang wheelchair. Siguraduhin lamang na wala sila sa isang lugar na maaaring may mga pwedeng hulog sa kanila. At the only way na para maprotektahan ang kanilang mga pangangatawan ay yung paglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo para maprotektahan yung ulo at kanilang batok o neck area. Sa oras ng sakuna, papel at panulat, o di kaya ay pito naman ang magagamit ng mga hindi nakapagsasalita para makipag-ugnayan. Sa mga visually impaired na mga kababayan natin, no, although kaya naman nilang mag-navigate at kumilos at pumunta sa iba't ibang mga lugar, but during an emergency situation na kailangan mag-evacuate sila, mas maganda na may mag-aassista sa kanila at may tutulong dahil ang evacuation ay dapat madalian. For those with special needs, kailangan natin i-considera dito yung kanilang mga pangangailangan like assistive devices nila. Kung may extra or piyan ay palaging dapat malapit sa kanila. Ito ang ating go bag o grab bag. Ang ating go bag ay isang bag kung saan na meron tayong mga pagkain, tubig, at mga importanteng mga gadgets, tools, at equipment na maaaring gamitin natin during a disaster. Bagamat maraming natutunan ang mga taga-tahanang walang hagdanan tungkol sa pagiging handa, marami pa raw ang dapat gawin para masiguro ang kaligtasan ng mga may kapansanan. Kailangan talagang alam nila kung paano tulungan yung isang person with disability. Kailangan din yung data yung para mas lalong madaling matulungan yung mga PWD, yung actual na data. Hindi natin dapat iaasa lang ating sarili, no, sa gobyerno. Dapat mismo tayo ay makikilahok at makikialam sa mga usaping ganito. At sa gobyerno naman, sana magkaroon tayo talaga ng pag-uupo sa panahon ng pagpaplano at sa pag-implementa ng kanilang gawain tungkol sa disaster risk reduction management.
hindi madaling harapin ang mga hamon ng kalikasan. Bagamat hindi natin ito maiiwasan, kaya naman natin itong paghandaan. Gamit ang wastong kaalaman at ang pagsisiguro na walang sektor na maiiwan. Ako po si DZRH News para sa Panahon TV.